Today, I will be showing you 4 of the best and yet the strongest attack or pinaka-effective ngayon sa Town Hall 15 sa Clash of Clans. Yan po ay ang paggamit po ng Bleachers, Blimp Archers, or Blimp na merong lamang Super Archers na ini-invisible po ito. Yan ay papakita ko sa inyo for today's video. Let's go! Okay, unahin na natin ito. Ito po yung post lang muna natin. Ito po is yung Bleachers E-Titan Smash. So, wala itong healers. Minsan nagwo-work ito na may healers. Pinili ko wala munang healers dito dahil meron akong golem dito. So, may ice golem na ako, may golem pa ako. Plus, may witches ako. Papakita ko sa inyo bakit. At ang the best part dito, ito po ay yung base po na kalaban natin ay naka- Poison Tower po ito. Papakita ko sa inyo yung technique kung paano makukontra yung Poison Tower against sa Bleachers nga po. So, ito na. Siyempre, ang maganda dito is kailangan talaga yung mapasabog natin yung Town Hall. No? Kapag sa mga gatong atakan talaga, napaka-importanting makuha mo talaga yung Town Hall ng iyong Bleachers. So, anong gagawin natin? Ilalapag natin, siyempre, yung ating blimp dito sa may Archer Tower niya. Pero, boss, merong poison tower, anong gagawin ko dyan? Ito, papakita ko sa inyo kung paano kinawa ko dito. Ah. So, yan. So, nilagay ko na yung mga balloons as tank at nilagay natin ang ating blimp dito at si Grand Warden, tas yung kanyang ability. Tignan ninyo mabuti dito yung ano, yung poison tower. Tingnan, kapag tumibok na siya, yun na yung time na kailangan nyo ilapag ang inyong bleachers, okay? Yan, nilagay yung invisibility. Tumibok, nilapag ko na. Ang bleachers natin. Kasi ang nangyayari diyan yung poison tower, titibok muna 'yan. Pangalawang tibok tsaka siya magre-release. So kailangan yung unang tibok pa lang niya ay ma-release po na agad ang iyong archers. So may laman naman tayong wall breaker doon. So kahit paano, mababawasan na niya yung HP ng wall dito. So tingnan natin, ayan, tuloyin natin 'to. Nagbinaw ng clone. Kung mapapansin nyo rin, single clone lang to. At yung pagkaka-clone ko mga boss, medyo in-overlap ko ng konti. Para magkakaroon tayo ng troops sa labas ng wall na ito. Yung wall na to. Dito, yung wall na yan. Merong troops dyan. Yan, makikita nyo, you know, merong mga super archers doon. Which is, mas maaabot nila yung mga defenses na katabi nung town hall. Okay, sige. By the way, attack ko nga pala ito. Attack ko to nung sa CWL natin ngayon. So, tignan natin yung value na gawa dito ng Super Arch. This is really powerful. Kaya nga talagang ano to eh. Napapansin talaga namin, basta Pinoy, ito po ang ginagamit talaga sa Town Hall 15 ngayon. Kasi talagang sobrang effective talaga. Nang talagang malakas talaga ang Super Archers. Look at the value, that's 25%. Well, hindi kasing taas nung nagagawa ng iba, pero okay na okay pa. Nilagay ko na rin po haga dito yung Golem natin, yung Ice Golem, tsaka yung mga E-Titans. Naglagay ako dito ng wall breaker para pumasok doon yung queen natin. Abuti na lang talaga sumunod yung ano yung mga E-Titans dito. Naglagay ulit ako ng panibagong super wall breaker doon. Maganda yung naging pwestuhan niya. Ayan, bam, sabog. Okay, naglagay din ako ng witches doon kasama ni King. No, ayan, makikita niyo, maglalagay din tayo ng headhunter para doon sa defending king dito. And watch this, guys. Kung paano natin makukuha yung monolith na yan. Siyempre, kailangan natin gamitin ang ability ni Queen dito para masalba pa natin siya. Yan. So, para ang titirahin na dito is yung mga E-Titans na. So, okay na tayo dyan. Okay. Okay, yung witches are still working. Nilagay ko na rin yung RC dito para matulungan yung King. Yes, no? So, maaaring tatanong kayo, boss, bakit laging late nilalagay si RC? Si RC kasi, mga boss, is siya yung nag-shishit ng attack. No? Kumbaga, if may tendency nang lumiko dito yung troops, lalagay mo na si RC doon. Okay. Kailangan talaga mautak ka dito. Kailangan talaga is ma-figure out mo kung saan talaga the best ilagay si RC. Kasi siya yung, kumbaga, ano pa magandang term doon? Shaper. Siya yung mag-shape ng attack ninyo kung saan pupunta ang troops ninyo. And that's a 3-star using the Bleachers E-Titan Smash. Okay, papakita ko naman sa inyo itong isang attack ko. Ito po ay Bleachers E-Titan din pero may healers ito at may P.E.K.K.A. So ganun pa rin, same pa rin siya, yung mga balloons muna, Grand Warden ability sa ating blimp.
At kailangan makuha natin pa rin yung town hall dito. Ayan. So makukuha natin yan dyan. Lagyan natin dyan. Invisibility spell muna. Tapos since medyo lumabas yung ating blimp, kailangan natin yung pwesto ng clone ay kailangan mag-overlap para magkakaroon po ng super archers doon sa loob ng town hall. So look at the value. Okay? Attack ko rin po ito doon. Attack ko rin po ito although nasa ano to, nasa Titan League lang itong account na to, pero still a good pa rin naman. Ayan. So, naglagay na rin ako ng wall breaker dito para makapasok ng ating queen na may healers natin. Sinama ko na rin kagad dito yung mga E-Titans. Actually, yung healers dito magta-transfer sa E-Titans yan eh. O kasi sila yung makakatanggap ng mga damage. So, malamang sa malamang nalilipat talaga dito yung mga healers natin. Okay. So, nilagay na natin siya. Kasama din po si King dito. Sa account na to kasi wala pa akong Phoenix. Kaya naka-Mighty Yak pa ako. Pero parang nakatulong yung Mighty Yak dito sa King kasi nga nakakapagbuto sila ng wall dito. Nilagay ko nga rin pala yung Pekka tsaka yung mga witches dun sa kabilang side. So nagbutas din ako ng wall dun. Naglagay ako ng wall breaker. No? So si Pekka yung tumatangke para dun sa mga witches. No? Para, nakita niya yun? Yung pasok ng troops natin dito. Ganon. So eto na nga po. Para sinasabi ko kanina, si RC, yung shaper ng attack. Diba? Kasi may tendency kung umikot pa yung troops natin ng husto-husto, baka hindi makuha yung mga inner dito. So anong nangyari, nilagay ko si RC dito, si King ay digbutas ng wall dito kasama ng ating Mighty Yak. Ayan, so tingnan natin ha, may ability pa si Queen natin, may ability pa si RC. At this point, kitang-kita mo na yung future na talagang makukuha na natin kagad ng base ito kasi may ability pa si Queen eh. Ang the best pa dito, meron pa tayong biggie kay RC na talagang ini-stun niya yung mga defenses dito. At ayan na nga, pwede natin hindi gamitin ang ability ni RC. So yun nga po, yung Bleachers E-Titan Smash na merong healers. Okay, punta naman tayo dito sa Bleachers na Lava and Ice Loon. So ito po yung attack ni George dito sa aming CWL ngayon. Ganun pa rin. So naglagay siya ng Lava Hound para matulungan pong tumangki muna para sa mga balloons para magkaroon ng better value. Ganun pa rin, warden pa rin po ito sa ating battle blimp. Ang maganda dito, sinama na niya kagad dito yung headhunters at idadamay niya ito sa warden ability para makuha pa yung mga heroes na pwede nila masalubong dito. Yan, maganda yan. Ginamit nila yung warden ability at pamamatay kagad yung defending RC. Nice move, nice move. So ito na nga, salubungin natin dito ang town hall, invisibility spell, clone spell para mag-overlap, tapos yung invisibility ulit. Okay? Yan. Look at the value na gagawin dito ni George. Okay? Okay? Invis lang. Hopefully, makuha natin dito yung ano, yung poison tower para wala ng problema mamaya. Tignan natin kung makukuha ni George yan dito, ah. Okay? Medyo nasa dulo talaga yung ano niya, pag i-invis niya dito, ah. Okay. Yun, nakuha yung poison tower, kaya maganda. 30%+. Wow, 34% kagad po yung Bleachers alone pa lang. At ang the best dito talaga is si Owl ay nakay Grand Warden. Look at the value na nagagawa ng Owl dito. Actually, I've seen many wars na talagang si Owl ang nagsisilbing MVP palagi. Nilagay na po ang Double Ice Golem dito, ang Headhunter again, para sa ating defending King. So si King and Queen nandito na rin, tsaka yung E-Titan natin. So nagsistart siya na paunti-unti. Nakukuha ka ng mga pakunting-unting mga defenses para just to make sure na yung ating King and Queen ay papasok talaga sa loob para makuha pa yung mga defenses. No? Kasi ang nangyayari talaga dito is yung heroes talaga ang kukuha ng base eh. No? At tapos yung Ice Loon ay parang pang clean up na lang. Ganun ka-effective yung attack. Yes, ganun ka-effective yung attack. Okay, tinatay. So, nilagay niya si RC sa kabilang side tsaka siya nag-start ng kanyang Ice Loon sa taas. Eh, ang Ice Hound ay very, very tanky. At ang the best part pa dyan ay meron siyang freeze. Na talagang i-freeze niya yung buong portion niya na napakalaki at napaka-effective. Pero yun nga, we all know na ang weakness po talaga ng balloons ay ang multi-inferno tower. Pero sa dami ng balloons, eh, halos baliwala yun. Plus, meron pang ability ang kanyang queen at ang kanyang RC, which makes this attack really, really OP. Buhay pa yung king, buhay pa yung queen, buhay pa si RC.
tanging si Grand Warden lang yata talaga yung nawala dito. Of course, si Grand Warden nga kasi ay sacrificial talaga dito. And that what's make this attack really, really good. As Tigion, Ghost J, or si George. Ayan nga. Galing. Another example po ng ano ng Bleachers Lava Loons naman to. Ito, walang Ice Hound ito. Pero mapamansin ninyo, meron siya dito isang perasong miner. Yung miner na yan ginagamit in case na merong defense or building na nasa gitna ng base. Yung miner na yan ang kukuha. So ganun pa rin, Lava Hound pa rin, uunahan niya po ito. Plus yung pong Warden na may balloons, tapos siya kanilalagay yung blimp. So, yung blimp po ay paprotektahan niya ng Grand Warden kasi medyo malayo ang Town Hall eh. So kailangan makaabot talaga yung Town Hall doon sa may Town Hall compartment para makuha yung the best value ever. So ito na nga po. Okay. This is crucial though kasi yung bantay ay E-Titan. Kailangan yung E-Titan na yun ay mailayo mo sa laman ng blimp na to. Paano magagawa yon? Mahihila siya ng Grand Warden. So yun yung purpose, isa pang purpose ng Grand Warden. Or kung sakasakali talagang hindi mahihila yung ano yung E-Titan ay maglagay ka siguro ng archer dito para mahila yung E-Titan. Okay, yun. Kasi kapag hindi mo nahila yung E-Titan, ubos ang iyong super archers dyan. Okay, sige. So yung E-Titan na yung malayo na, kaya okay na tayo, safe na safe na tayo dyan. Pero look at the value na magagawa dito ni Poy. Yan. Grabe. Yan. Rage again. Kami talaga, ano yun, ang napag-usapan namin to eh. Merong kasi mga taong gumagamit ng double clone. That's good actually. Pero kami, mas gusto ko talaga yung single clone lang at dalawang rage. Mas nakikita ko mas nagbe-benefit. Oo. Yun lang naman. Pero meron pa rin mga players na naka-double clone na still nag-work pa rin naman. Okay, naglagay siya dito ng E-Titan. So it's E-Titan versus E-Titan. Plus, nilagay na rin niya kagad si Queen dito. Okay. Natingagawin niya. Wall breaker kagad dito para ma-open up. Baby dragon to shape or to funnel dito para talagang just to make sure na ang ating troops ay talagang papasok sa base. Yan. Okay. Nilagay na rin po niya si King dito. Nice. So, si Queen ay still working her way. Sasalubungin nila dito si pangalan na to? Si RC. Ayan. Okay. Tignan natin yung mangyayari dito ha. So ito na, inumpisahan na niya ang kanyang lava loons dito. Sasalubungin niya kaagad dito yung monolith. Kasi yung monolith talaga will really hurt your heroes, no? So mas mabuti na saktan si Lava Hound kesa yung heroes mo ang madadali nila dito. Sa dami ba naman ng balloons, eh hindi naman basta-basta mauubos ng monolith yan. Oh, although, kailangan pa rin natin maging maingat, no? Yung pala, hindi ko napansin, nilagay niya si RC sa kabilang side na. So ganun pa rin, no? Salubong. Salubong, laging ganun na ginagawa dito kasi nga kapag nag-breachers tayo, nakakaroon ng path sa gitna. So para bang meron siyang two-way. So it's either paikutin mo yung troops mo na pa ganun or gagawin mo salubong. So depende sa discarte mo yan. Pero ito nga, napansin ko itong dynamic duo natin na si Poy at si George ay laging salubong ang ginagawa nila. And that's another example of Bleachers Lalos. Okay, another example is this, yung Hydra Zap Bleachers po ito. Yes. So may Zap po ito, no? So ito po yung isa sa mga bago namin members, si Tres Marias. Okay, so ganun pa rin. So zinap niya yung isang sweeper dito para hindi tatangayin yung pong blimp. Pwede naman hindi zap, pwede ka naman din mag-free spell na lang. Pwede mong i-free siya kasi ang free spell is one housing space lang naman. So makakapaglagay ka pa na isa pang spell. Pero at this point, pinili niya mag-zap para wala na rin talagang problema. Okay, sige. Look, tignan natin ha. Yon. Yan. So binigyan niya po ang kanya pong... So ito. Ito maganda dito. Ang laman ng kanyang clan castle ay goblins, normal goblins, wall breaker, tsaka yung super archers. Ang ginawa niya style dito is hahayaan yung mga lumabas yung goblins at yung mga wall breakers. Normal wall breakers lang to ha. Hahayaan mo nang lumabas yon tsaka niya i-clone ito. Bakit? Kasi mga boss, napakaraming bases na ngayon na yung naka-anti-bleachers na nga. May mga bomba dyan. Para in case na may bomba,
ang unang mamamatay ay yung mga goblins muna. So, yan, tingnan natin kung paano ginawa dito. Shoutout nga pala sa Pinoy Addicts. Sila po yung kalaban namin ngayon dito sa CWL. So, yun, tsaka siya nag-clone spell dito. Okay, tingnan natin. Okay. Well, yan, ito guys, ito yung sinasabi ko. Mapapansin ninyo, yung kung bantay ay na-stuck dito. Yes, na-stuck sila dito. Maaari yan talaga ang style niya. Pero kung tipong gusto nyo ma-lure out or lumabas yung bantay, pwede kayo maglagay ng archer. Saan, maglagay kayo ng archer dito. Yan. Para yung bantay ay lalapitan yun. Para mas madali nyo sila mapatay. So, yun, pwede rin yun. Pwede rin yun. Okay. So, ito na nga. Mahukaw nyo dito yung town hall. Nice. Okay. Yan. So, yan. Kung makikita nyo, nagkaroon ulit ng separation yung base, no? So, meron pong part dito sa scatter shot sa may bandang kaliwa at yung po doon sa Eagle Artillery sa may upper, yeah, sa may upper portion na. So, nalagay siya dito ng E-Titan niya. So, okay din yan kasi yung E-Titan na yan ay very helpful sa Lava Hound. No? So, kasi kung mapapasin ninyo, kapag napasabog natin yung Lava Hound dito, yung mga lava pops niya ay halos baliwala na. Yon. So, ito nga po yung separation. Diba? Sa sinasabi ko, heroes on the other side at yung Hydra na nga po sa other side. Yung Hydra po ay nagko-compose po ng Dragon, Dragon Riders, and Balloons. So, pinagsama-sama kasi sila, kaya sila tinawag na Hydra. Kumbaga, parang air mode ng hybrid. Parang ganun siya. No? So, mga terminology sa COC, minsan, magugulat ka lang bakit yun ang tawag doon eh. Okay. So, sinama na rin niya agad si RC dito. Kasi nga, gaya na sabi ko, si RC ang shaper. Siya ang mag-shape ng attack dito. Kaya talaga napakalaking tulong ni RC tsaka yung combination ng Diggy na yan. Pwede mo naman din ilagay si Phoenix kay RC. Okay din yun. Okay din yun. Pero, I find it better kapag si Diggy talaga ang gamit niya dito. Pero yun na nga, dahil sa ganda ng nagawa niya dito, meron pa siyang clean up na Baby Dragon. RC still up, no? Yan, tapos si Queen ay boy na boy pa rin. And wala nang threat. Actually, wala nang threat dito. Kayang-kaya na ni Queen at ni RC itong patayin na to. Meron pa siyang few troops, may dragon pa siya. And that's how you do a Bleacher's Hydra. Yan. Ang ganda. Ang ganda rin naman siya. Maganda. May bomba pa doon na may pahabol. Yan. So, naging dalawa na yung pets ni Queen dito. At yun na nga, wala nang makakapigil pa sa attack na to. And that's one good attack by Tres Marias. May naiwan pa pala doon. Boom. Nice. To wrap this off, I am using now yung Super Barbarians na Bleachers po ito. So meron din akong Lava Hound dito, no? Pang-tanky rin. So medyo okay naman. May mga errors pa rin kasi medyo nag-a-adjust pa. May mga nagawa akong 1-star. But still, goods pa rin naman yun at nakaka 3-star tayo dito. This is a good base using this. Tingnan natin, no? So uunahan ko muna ito syempre ng Lava Hound pa rin. So ano ang goal natin dito? Syempre, makuha ang Town Hall. Pero post LA, naka Poison Tower na naman, anong gagawin ko? Yung ginawa natin kanina, isang tibok, lapag. No, wag mo nang hayaan tumibok twice. Yan, sige. Tingnan natin ang ginawa ko dito, ha. Yan. Shoutout po sa Team Memo. Yan. Ito po yung shinoutcast natin kagabi. So, nung habang nandito ako, umatak ako para may remembrance tayo. No? So, syempre, kailangan natin magplano. Buti kaya medyo tumagal pa. Yan, nilagay natin ang ating Lava Hound. Ang mga balloons na rin. Kung mapasin ninyo dito mga boss, hindi ko sinasama sa Grand Warden ability si Lava Hound. The point kasi is talaga sumabog yung Lava Hound. Bakit? Para yung mga lava pops na titirahin instead of the balloons. Kasi yung mga balloons, gusto natin sila magkaroon ng value. Okay, tingnan natin. Okay, ability. Yan, mag-ability tayo. Tingnan natin mabuto. Grabe, 1,000,000 archers! Okay, tingnan natin ha. So, hindi na natin hinayaan tumibok yung ano, yung... Saktong-sakto lang yung naabot niya. Okay, tingnan natin dito ha. Okay. So, ganun pa rin. Kung mapapasin ninyo, in-overlap ko pa rin yung, ano, yung ating clone dito para meron mga archers na nasa loob ng town hall compartment. Okay. So, maging maingat lang kayo sa inyong pag-i-invisibility. Kailangan saktong 4 and a half seconds or 4 seconds mahigit lang. No, akong ginagawa ko dyan, 1, 2, 3, 4, 5, lapag na. Ganun ang ginagawa ko. So, that's 30% value. 31 to be exact. Okay, sige. Anong gagawin natin kapag nag-error tayo? Tingnan natin mamaya yun. Okay, ito na po.
So, again, nag-post ko lang. Kito yung separation, ito yung isang part, at ito yung isang part, di ba? Kasi nga, nabutas na yung gitna. So, meron siyang path. So, ano gagawin natin dito? Ako, ginagawa ko is gusto ko one direction lang kasi hindi ako ganun kasanay sa multitasking. Tignan natin ha. So, naglalagay tayo ng mga super barbs just to make sure na ang ating heroes ay papasok. Okay, anong gagawin ko dito? Yan na. So, wall break lang muna tayo. Nga pala, meron akong dala ditong apat na wall breakers. Bakit? Para talaga mabubuta sa ating yung wall. Kasi, eto, mamasinin nyo dito, lagay na ako na lagay dito ng mga super barbs just to make sure na ang ating troops ay mag-i-stay sa loob. Another wall breaker na nilagay natin dyan. Ang ganda na pwestuhan ng wall breaker natin dito. Ayat ulit, nilagay ko na si RC. Again, si RC po ang mag-shape ng attack just to make sure na nasa loob pa rin ang ating troops dito. Another wall breaker na napakaganda talaga lang pwesto, no? Talaga nakuha natin yon, yung magandang wall breaker. Kung mapapasinin nyo, si Queen ay nasa loob pa rin. Nasa loob pa rin siya ng base. Si RC nandun pa rin to take yung multi-inferno dito. May poison tower pa, pero that doesn't stop. Ito na nga, ito yung sinasabi kong error. Yan yan guys. Ito mo, hindi ko nagamit yung ability ni Queen. Namatay siya kaagad. So, anong gagawin natin? I-utilize natin si RC. Kailangan magamit natin ng tama ang kanyang ability. Ito. Okay, so ito na. Talagang gagamitin mo to the last point. At ang isa pa magandang part dito is si King ay buhay pa dahil doon sa kanyang Phoenix. Ito na. Ito na. Nilagay ko na lahat yung mga super barbs tsaka po yung mga headhunters to take that King. And that's it. That's save the day. If nagkaroon ng error, kailangan mong gamitin si RC. At maraming salamat mga boss. I hope you like this Town Hall 15 attack. Ito talaga yung nakikita kong isa sa mga pinaka-effective na starter. Yung bleachers talaga, napakaganda. Thank you and I'll see you again on the next video. Don't forget to subscribe and of course follow us on our Facebook gaming. This is your boss Eddie signing out. Good day. God bless you all. Alright!